waves cut through me, hypnotized. Dagdag pa po niya, are we asking for more Pfizer vaccines? Are we in talks with other countries for possible donations? Sa ngayon po, magawa po kami ng sulat dahil kasi nakatsaan po sa COVAX sa ano po natin arrangement na if we can have the submission for additional more than 900,000 to make it 1 million yung ating vaccine sa Pfizer, ay gagawin po namin yun. So we are now preparing the letter and we will submit it before February 14. And additionally, ongoing pa rin naman po yung ating negotiations with Pfizer. Opo, para naman po kay Yusek Berhere, can we, if the UK variant is spreading or not, do we know enough now about the UK variant to make a decision whether we can relax community quarantines and or allow 10 to 14 years old out? Well, the presence of the UK variant is not the consideration that we use in the IATF for us to quarantine restrictions or for us to decide if children can go out or not. The main reasons why the children were the implementation, no, of this expanded age to go out, it's not just the UK variant, but the increasing number of cases in certain areas of the country. Now, with regard to the, if we are able to know already precisely if the UK variant is here or not, we always say, no, we are not sure. Nothing is certain because what we are now sequencing would just be a portion or a sample of this population that we have. We still need to do complete sampling across all of the regions of the country and the different vulnerable sectors so that we may be able to determine really if the variants have this kind of transmission, if the variants also have caused local or community transmission in other areas of the country. So we still need to do further testing so that we can be able to be certain if the variant has this kind of numbers already in the country or not. Opo, tanong naman po ni Maricel Halili ng TV5 para kay Yusek Berhere, will you recommend daw po the use of home test kit? Ano po yung danger nito? Is this efficient? Are there ways to monitor the results of home test kits? Sa ngayon po, wala pa hong nag-a-apply sa Food and Drug Administration nung huli namin nakapanayam si Yusek Eric Domingo. Wala pa hong nag-a-apply sa kanila regarding this kind of technology, the home test kits. Ito naman po sa atin, kung sakali, ano, basta meron tayong rehistro ng Food and Drug Administration at na-validate naman po ng RITM na ito po ay magiging acceptable and it will provide us with accurate results similar to what we have for RT-PCR, maaari po nating tignan, ano, kung ano po ang magiging value nito sa ating response. Pero kailangan na re-regulate po yung mga ganitong teknolohiya dahil maaari po kasi na magkaroon po ng extra use ang ating mga kababayan kapag sila ay nakakagamit na nito sa kanilang bahay at magkaroon po ng confusion on the interpretation of results and magkaroon po ng mga missing data, no, dahil yung iba magte-test sa kanilang bahay, hindi na po natin malalaman, ano, itong reporting system na ito. So this has to be studied well, hindi lang po yung acceptability at accuracy nitong teknolohiya na ito, ngunit paano po natin magagamit in terms of our response and in terms of us doing a rational response for the country. So titignan muna natin pag-aaralan yan. Anong naman ni Treo Calonzo para kay Secretary Galvez, ano na raw po ang status ng ating negotiations with Moderna? Have we signed a term sheet? Masabi ko na po na yung sa limang sa pito po na ninenegotiate po natin ay meron po tayong lima na pirmahan na term sheet at isa po dito ang Moderna. Sa ngayon po ay ongoing po ang aming supply agreement negotiations with these five companies. And yung dalawa po na nahuli po ay halos ang ano po namin ay matapos po this coming second week of February.
Question from Sam Medenilia para kay Secretary Galvez pa rin. Since wala pa din pong identification bill for the COVID vaccination drive, ano po ang magiging protocol to compensate people who may suffer severe side effects from using the vaccine? Meron po tayong existing PhilHealth, ano po natin, alam ko, mas alam po ni Yusek Bergere, na meron po tayong identification na current na ginagawa po sa ngayon. Pero ang po, yung panginan po namin na kailangan po talaga yung identification law ay maisama po dahil kasi po yung requirement po natin sa COVAX and also with other manufacturing company. Meron po tayong mga existing mga health benefits po natin, but kailangan po natin yung mas extensive na specific na identification law for these vaccines. Tanong mula kay Sandra Aguinaldo ng GMA7. Anong hospitals pa po ang magbe-benefit sa 117,000 na Pfizer vaccines aside from PGH, Lung Center, Tala Hospital, and East Avenue Hospital? All hospitals within NCR lang po ba? Ano po natin, ating mga COVID referral hospital nationwide ay magiging beneficiary po nito. Inuuna lang po natin itong talagang extensive na nagamit natin at saka yung tinatawag natin na highly infected area like the NCR, Cebu, and now Davao. So yung hindi po namin mailalabas pa yung tinatawag nating listahan, pero naibigay na po sa akin yung listahan na halos lahat po ng mga primary hospital po natin, level 3, at saka yung tinatawag na both public and private hospitals na talagang maraming pasyente ng COVID, ay yun po ang bibigyan natin ng mauna. Dahil limited lang po yung 117 na doses, which is only can accommodate more or less 58,500 nurses and doctors and medical personnel, ay talaga magkakaroon muna po tayo ng priority kung ano po yung mga major public hospitals po na ginamit po natin na COVID hospital, like for example yung Southern Philippines Medical Center, Vicente Soto, and other government hospitals po. Okay. Dadang na tanong naman po mula kay Sam Medenilia para po kay Yusek Bergere. Sa ngayon po, ilan na po kaya ang listed na beneficiaries sa master list of DOH for the government vaccination drive? Sa ngayon po ay nakapagsumiti na ng initial list, no? Ngunit katulad po ng sabi natin, hindi pa po ito kompleto and we gave the facilities until February 15 para lang po ma-validate uli nila ang mga naisumite nilang mga listahan. Dahil ang mga naisumite po sa amin nung una ay mga purely medical workers, no? Yung mga directly caring for patients. But they were not able to provide us with this list of healthcare workers na kasama po yung kanilang mga administrative units, yun pong mga ibang mga nagtatrabaho sa loob ng ospital kung saan napagkasunduan nga po at nabigyan na ng rekomendasyon ng ating National Immunization Technical Advisory Group na buong ospital po ang babakunahan natin. So antayin muna po natin makumpletong listahan bago po kami makapagbigay ng numero. Okay. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng linaw sa mga tanong ng taong bayan, Secretary Carlito Galvez Jr. at Yusek Maria Rosario Bergere. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.